Totoo nga ba na kapag namatay ang isang tao ay didiretso ang kaluluwa nito sa baboy? Mga kaibigan, may isang teorya na nagsasabing sa baboy raw napupunta ang kaluluwa ng isang tao kapag ito ay namatay, lalo na kung siya ay makasalanan. Kung titignan nga naman natin ang mata ng isang baboy ay mapapansin nating hawig na hawig ito sa mata ng tao. Hindi lang yan, dahil alam nyo bang ang balat at laman loob ng baboy ay halos parehong pareho din ng sa tao. Makikita rin natin sa litratong ito na iisa lang ang estruktura ng puso ng baboy at puso ng tao. Kaya naman, karamihan sa mga relihiyon dito sa ating mundo, katulad na lamang ng Islam, Adventist at Judaism, ay hindi kumakain ng baboy. Ito ay sa paniniwalang marumi ang mga to, at dahil nga ang estruktura ng katawan nila ay parehong pareho ng sa tao, kaya itinuturing nilang kasalanan ang pagkain nito na kung tawagin nila ay halal o haram. Isang patunay pa rito ay ang serial killer at Japanese cannibal na si Issei Sagawa na pumapatay ng tao at kinakain ang katawan ng kanyang mga biktima. Sinabi nito sa isang interview na ang lasa raw ng karne o laman ng tao ay parehong pareho sa kung ano ang lasa ng baboy. Isa pa mga kaibigan ay si Joe Metheny na isa ring serial killer na ginagawa namang burger ang kanyang mga biktima. Sinabi rin ito na kalasa raw ng karne ng baboy ang laman ng tao at parang mas masarap pa nga raw ito. Ayon din sa ilang police reports na mga taong nasunugan, ang amoy raw ng taong nasusunog ay parang kasing amoy ng isang baboy na iniihaw. Ngayon kaibigan, kung hindi ka pa rin kumbinsido sa teoryang ito, ay sabay-sabay nating pakinggan kung paano nga ba sumigaw ang isang baboy. Kung napansin nyo ay may pagkakahawig rin ito sa sigaw ng isang taong humihingi ng saklolo. Ang nakakakilabot pa dito ayon sa Biblia, partikular na sa Matthew chapter 8, ay hindi lang kaluluwa ng masasamang tao ang napupunta sa katawan ng baboy, kundi pati na rin kaluluwa ng mga demonyo. Sinabi dito na nagmakaawa kay Jesus ang mga demonyong ito, na sila ay mapunta na lang sa katawan ng baboy kesa dalhin sila sa impyerno na siyang pinagbigyan naman ng Panginoon. Kaya naman kung titignan natin ang mga baboy ay hindi nila kayang tumingin sa kalangitan at lagi lang silang nakayuko na maaaring naging parusa sa kanila. Mga kaibigan, ang mga paliwanag na to ay isa sa mga dahilan ng ilang mga tao kung bakit hindi sila kumakain ng baboy. Isang big no para sa kanila ang kumain ng liempo, pork chop at samgyupsal sa paniniwalang ang mga pagkaing ito ay makasalanan. Well, hindi naman lahat ay ganyan ang paniniwala, kaya naman kung may kakilala kang kumakain ng baboy ay huwag natin silang agad-agad husgahan, dahil gaya nga ng lagi kong sinasabi sa aking mga video, ay meron tayong iba't ibang pinaniniwalaan, at kung taliwas man ang paniniwala mo sa iba, ay intindihin at irespeto mo na lang sila. Ikaw kaibigan, kumakain ka ba ng baboy? I-comment mo sa baba ang iyong sagot at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano to na paman mga kaibigan, ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin, ito lang ay isang hiwaga.